mga kwento ni Fermo. Sir Thelmo, napakinggan ko po ang kwento niyo tungkol sa mga aswang, lalo na po yung pamilyang aswang sa Antique. Ako po si Nicanor, tubong Kapis. Pero hindi po tungkol sa aswang sa Kapis ang ikikwento ko. Sa katunayan po, sa tinagal-tagal ko na dito sa probinsya ng Kapis, ay wala pa akong nakikitang aswang. Ang kwento ko pong ito ay nanggaling sa karanasan ng lolo ko tungkol sa isang pamilyang aswang sa Cotabato. Mahilig po itong magkwento ng pinagdaanan niya noong panahon ng hapon. Bago po mapadpad si Lolo sa Kapis at makilala si Lola, ay pinanganak po siya sa Nueva Ecija. Tapos nung panahon nga ng hapon ay kung saan-saan na siya napadpad. Ang pamilya kasi ni Lolo ay aktibo laban sa mga Hapon. Mga mensahero ang karamihan. Sinasabi pa ngang may mga agimat ang mga ito. Kaya kahit isa sa kanila ay walang namatay sa kamay ng mga Hapones. Madaming lugar na po silang pinaglakbayan, Sir Thelmo. Ang pinakamahaba niyang pinanglagian noon ay sa Davao. Doon na muna pang samantalang naghiwa-hiwalay silang magkakapatid. At ang nakasama niya ay ang tatlo niyang pinsan noong mga panahon na yon. Iba-iba kasi yung apelyido nila kaya mas ligtas sila kung sakaling may mahuli mang isa. Tapos nung nagkagulo nga din doon dahil sa pananakop ng mga Hapon, ay umalis sila at napadpad sa Cotabato. Maalam ang angka ni Lolo noon pagdating sa pagkakarpintero at pagpapatayo ng mga bahay. Dahil na din siguro sa palipat-lipat sila at noong mga panahon nga noon ay libre lang ang mga kawayan at dahon ng niyog paggawa sa pawid. Madali na lamang sa kanila ang makapagpatayo ng kubo noong mga panahon na yon. At saka naging panakipbutas nila ang ganitong trabaho para maiwasang mahuli ng mga Hapon. Ang lugar na pinwestuhan pa nila noon sa Cotabato ay malapit sa Bukirin. Bagamat unti-unti nang nasasakop ng mga Hapon ng Cotabato noon, ay malayo na ito sa bayan-bayan. Bihira na lamang ang mga malagi ditong mga sumasakop. Iilan lang din sila noon doon na piniling tumira sa bukid na yon. Ang karamihan din sa kanila ay mga migrated din. Sa loob lamang umano ng dalawang araw ay natapos nilang magpipinsan ang munting kubo na titirahan nila. Nakaagaw ito ng atensyon sa mga kalapit bahay nila at iba pang mga dayo. Inalok sila na gumawa ng kubo. Nauuso pa noon yung mga bayanihan kaya walang naging problema. Ang kapalit pa noon ng labor nila ay yung mga produkto ng sakahan. Palay, tubo, manok, mga itlog, prutas o gulay. Basta nakatulong din sa kanila para mabuhay araw-araw. Hindi nila alam na sa pagiging aktibo nila sa ganito ay magkakaroon sila ng karanasan sa isang pamilya ng aswang. Unang araw umano nila sa pagtulong sa ginagawang kubo ay napansin na nila agad ang pamilyang ito. Sa mga kahon na dinadaanan nila papunta sa ibang bahay ay may isang bahay na medyo malayo sa magkakatabi. Habang palakad sila umano doon, nabitbit ang mga kawayan at mga panahin ng bubong, ay nakita nilang nakatayo ang apat na tao sa labas ng kubo. Nakatayo lamang ito, nakatingin sa kanila. Dalawa dito ay bata, kaya sa kutob nila, ang dalawang matandang babae at lalaki ay ang mga magulang ng mga ito. Kinawayan nila ito
Pero hindi man lang gumalaw ang apat sa kinatatayuan nila. Nakatitig lang ito sa kanila. Ang lalaki daw ay may hawak na malaking itak. Tapos pansin nilang may mga bahid ng pula sa damit nito. Alam niyo yung parang butyero sa palengke. Ang nakapagtataka lang dito ay sa lugar na yun noon, walang mga alagaing baboy. Kaya kung butyero man ito ay siguradong malayo ang nilakad nito dahil sa bayan ka pa makakakita ng mga baboyan. Kung meron mang malalaking karne dito ay siguro kambing, baka o di kaya ay kalabaw. Pero sa pamamalagi nila dito, ang mga hayop na nabanggit ay hindi basta-basta kinakatay dahil ito ang pangunahing alaga nila, ginagatasan at pinalalahian. Noong panahon na yon, hindi ka basta-basta kakatay ng ganong hayop unless mayaman ka o mapera. Kinahapunan, pagkatapos ng buong araw nilang pag-aayos ng mga kawayan at tawid, ay nagsimula na silang maglakad pa uwi. Bit-bit ang mga itlog at gulay galing sa mga bago nilang kabaryo. Habang naglalakad sila sa mga kahon-kahon, ay biglang napahinto ang isang pinsan ni Lolo. "Pare, unggoy ba yon?" Nagulat naman sila at napatingin kung saan nakaturo ang pinsan nilang ito. Sa kabilang parte ng palayan ay meron silang nakitang maitim na tao o kung anong nila lang nakaupong asong ito. Pero halata mong mahaba ang mga kamay at paa. Parang unggoy nga. Ang pinagkaiba lang, wala itong buntot. At saka ang mga balahibo nito ay pili lang sa parte ng mga katawan niya. Nakaupo lang ito na parang pinagmamasdan sila. Ang napansin nila Lolo noon ay para umanong nagbabaga ang mga mata nito. Parang hindi nila matingnan ng maayos kasi nakakasilaw. Dumiretso na lamang din sila agad sa paglalakad. Pero noon, alam nilang may mali na talaga sa nakita nila. Kinabukasan, pagbalik nila sa ginagawaan nila ng bahay, ay naikwento nila ito sa isa sa mga matagal nang nakatira doon. Ang sinabi lamang sa kanila ay huwag na nilang pansinin ang mga ganun. Normal lang daw ito sa lugar nila at may mga bagay din kasing hindi maipaliwanag. Ipagpalagay na lamang daw nila na kaya hindi nasasakop ng hapon ng buo ang lugar sa iba't ibang panig ng bansa ay dahil may mga puwersang nakatago sa dilim na pumipigil sa kanila. Basta kahit anuman ang mangyari o makita nila, ay hayaan na lamang daw. Isang araw, naubusan sila ng tubig sa irigasyon na pinagkukuhaan nila ng panghugas. Wala silang makitang pinakamalapit na kuhaan ng tubig doon, maliban sa pamilyang nakita nila noong nakaraan. Sa tapat kasi ng bahay nila ay may balon katabi ng mga gumamela at aratilis. Bali, kasama ni Lolo ang isa niyang pinsan at isa pang binata na tumutulong sa kanila. May dala-dala silang pangsalok noon. Bago kumuha sa balon ay pumasok muna sila sa loob para makapagpaalam. Yung pinsan niya yung kumatok noon sa bahay. Sa labas pa lang daw ng kubo ay hindi na nila agad nagustuhan ang amoy doon. Masangsang daw na parang may nabubulok. Napakarami pang langaw sa paligid. Meron din silang nakitang malaking mesa sa gilid ng kubo. Doon nagpepiesta ang mga langaw. May mga bahid ng dugo at mga kakapiranggot na karne. Maya-maya pa ay tumatakbong sinalubong sila ng pinsan niya. Umalis na daw sila.
Maghanap na lang daw ng ibang irigasyon na pagkukuhanan ng tubig. Paulit-ulit nilang tinanong ang pinsan nun kung bakit sila minamadali. Habang naglalakad papunta sa ibang bayo na pagkukunan ng tubig, ay naikwento nga ng pinsan nito na habang pumakatok, ay napasilip siya sa pinto sa pagitan ng kawayan. Ang pintuan nila ay nakaharap na pala doon sa kainan ng pamilya. Nakita niya yung bata. May kung anong sinisipsip daw. Tapos tinawag niya ito kung nasaan ang mga magulang niya. Nagulat umano ang bata at nanlaki ang mata ng pinsan ni Lolo nang tanggalin ng bata ang sinisipsip nito sa bibig niya. Hinding-hindi daw siya pwedeng mamalik mata. Isa daw umano yung daliri ng tao. Paulit-ulit pa umanong kinukulit ni Lolo noon ang pinsan. Baka namamalik mata lang siya. Baka nga dala lang ng init o pagod. Pero hindi. Hindi daw pwedeng magkamali noon ang pinsan niya. Ang binata namang kasama nila ay nagsalita din noon. Meron nga daw haka-haka na ang mag-asawa na yun ay may salahi daw. Hindi na maalala ni Lolo ang tawag doon. Pero iba daw yung term nila, imbis na aswang. Ang sabi doon sa kwento eh, matagal na nga daw na nakatira doon ang mag-asawa. Wala pa daw anak ang mga yun nung lumipat sila. Yung lalaki daw dating sundalo, nakikipagsalamuha pa daw ito noon sa mga taga-baryo. Pero mula daw nung nalasing ito at pinagmalaking hindi siya gumagamit ng baril noong gyera at lahat ng hapon ay kinakain niya, naging mailap na daw ito sa mga tao. Hindi pa man nagtagal ang usapan nila ay napatigil daw sila sa gitna ng kalsada. Banda kasi sa unahan nila ay nandun daw yung tatay ng bata. Nakangiti ito. Kumakaway umano sa kanila. Lumapit naman sila dito at pormal na nakipag-usap. Tinanong sila kung ano ang pakay nila sa bahay niya. Hindi daw makatingin ang pinsan ni Lolo noon sa lalaki. Pero yung lalaki naman, matalim ang titig sa pinsan nila. Sinagot naman daw siya ni Lolo na hihingi lang sana ng tubig sa balon. Ngumiti ang lalaki at sinabing pwede naman silang kumuha. Tutal, nasa bukana lang naman yun nang tinitirahan nila. Hindi na sila natuloy sa irigasyon na pupuntahan. Bumalik na lamang sila doon at kumuha nga ng tubig sa may balon. Kakaiba daw ang lalaki na ito, sabi ni Lolo. Buo ang pananalita, matikas at talagang kahit hindi na kwento sa kanila, ay mapagkakamalan talaga nilang sundalo. Bago tumalikod sina Lolo sa lalaki, ay nagpasalamat muna sila. Ngumiti daw ito. Tapos, tinawag nito yung isang anak niya, yung nakita ng pinsan ni Lolo. Hindi daw sila makagalaw sa binitiwang salita ng lalaki habang inaakbayan ang bata. Kung ano man ang nakita nyo na kinakain ng anak ko, huwag kayong mag-alala. Hindi yun taga dito. Kahit na sobrang laki daw ng tapayang bitbit nila noon, ay parang gumaan sa sobrang takot nila. Ang bilis nilang maglakad noon. Tapos yung isang matanda doon sa ginagawaan nila ng bahay, hinihintay sila sa may tarangkahan. Nakakunot daw ang noon nito. Sinermonan sila at pinaulit-ulit na pinaalalahanan na huwag pakialaman o puntahan ng pamilyang yon. Nangako naman sila Lolo noon na yun na ang huling pagpunta nila at pakikihalubilo sa pamilya. Hanggang sa sumapit ang gabi. Nasa tinitirhang kubo na daw silang apat noon. Habang nakahiga at
nagpapaantok na lamang sila. May kumaluskos sa pawid nilang bubong. Ang ingay daw ng kaluskos na yon. Pinatay naman nila yung kasera nila at nagiramdam. Dahil baka mga hapon ito at baka natimbrian sila na mensahero. Dahil na din sa hindi ganun kataas yung bubong ng bahay nila mula sa papag na hinihigaan, ay dinig na dinig nila yung hingal at pagaspas. Parang naduduwal-duwal pa daw ang boses. Hinihingal na naduduwal. Dito na nila naisip na hindi ito hapon. Bukod sa gabi na, ay kung iniikutan man sila ng mga ito, malamang sa malamang, kanina pa sila pinaputukan o pinasok sa loob ng mga ito. Maya-maya pa ay lumakas ang pagaspas at nawala ang tunog na naririnig nila na parang bula. Ang tahimik na umaga nila doon sa baryo ay nabulabog ng sigaw ng isa nilang pinsan. Ang mga alagang manok kasi nito ay puro wakwak ang katawan. Labas ang lamang loob. Imposible din namang kagagawan to ng rebelde o hapon. Ni hindi nga nila narinig na nag-iingay ang manok noong gabi. At saka gutay-gutay ang mga katawan ng mga ito. Sobrang apektado ang pinsan nilang yon. Mga alagaing manok niya yun eh. Nakuha niya pa yun sa mga naguutos sa kanya sa paggapas ng palay o pag-akyat ng niyugan o di kaya sa pagtanggal ng mga pesting kuhol sa palayan. Ang ginawa niya, sumugod doon sa bahay ng pamilyang yun. Pinagbabato niya ito. Kung hindi pa sinundo ng nakakatanda sa kanila, ay hindi ito nagpapigil. Kinagabihan ay hindi na naman sila nakaligtas sa pasaring ng kung anong nilalang na yon. Ganun pa rin, may kumakaluskos sa bubong. Tunog may hinihingal. Sa sobrang bad trip pa rin ng pinsan ni Lolo, kinuha na niya ang itak niya at tumayo siya sa papag na higaan. Dahil mababa nga din talaga ang bubungan nila, pinagtataga niya umano yon. Mura siya ng mura. Sila naman hinayaan lang nila. Saka lang ito tumigil nang may makitang bakas ng dugo sa dulo ng itak niya. Pagkatapos, nakarinig na naman daw sila ng pagaspas at nawala na pagkatapos yung kaluskos sa bubungan. Ilang araw matapos nun ay hindi na sila tinanggap ng matanda doon sa iba pang bahay na inaayos. Galit na galit ito sa kanila. May mga nabulabog daw sila at paulit-ulit niyang sinasabi na pinaaalalahanan naman silang magpipinsan na huwag makialam sa mga tao doon. Pati daw kasi sila naaargabyado. Saka na sila nagdesisyon na umalis na sa Cotabato. Nakailang bayan at probinsya din bago sila tuluyang na malagi dito sa Capiz. Habang binabaybay daw nila ang daan paalis doon sa baryo na tinirahan nila, ay napansin nilang nakatayo ang pamilyang yun sa gilid ng daan. Nakatitig sa kanila. Ang napansin nila ay yung nanay ng mga bata. May sugat sa leeg. Napaisip sila kung saan niya nakuha ang sugat na parang hiwa ng isang itak.